Isang masaganang umaga at dagdag kaalaman ngayon sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik dito sa ating programang Sa Once Lab. Ako po si Ronnie Osarpawan. Sa ngayong umaga po ay napakaganda ng ating tatalakayin kasi as we develop our, sabihin natin, yung mundo natin, we keep on developing and keep on progressing. We cannot avoid to travel. Not just only for travel, we actually move things or trade things, our products, we send it into other countries. So nagkakaroon ng trading. So tingnan natin ngayon yung tinatawag na transportation scenario these days. Yung transportation scenario napaka-importante kasi ito yung isa sa mga nagbabahagi sa atin ng pandagdag sa economic natin, sa economic progress. At gayon din, para natin nalalaman yung meron sa ibang bansa dahil we keep on going there to travel and check ano yung latest sa kanila. So talakayin natin ngayon yung evolution ng tinatawag nating transportation trends. So ngayong umaga, ito po yung ating tatalakayin ngayon. So bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ako po ay nag-iimbita sa inyo mula Luzon, Visayas at Mindanao na kayo po ay magbigay ng kahit konting panahon tuwing Martes, alas 11 po ng umaga, dito po sa Once Lab. At gayon din po ang ating mga programa sa Katipunan Channel. So huwag niyo pong kalimutang i-like, share and subscribe ang aming Facebook page ng Katipunan Channel. Gayon din po ang YouTube page nito para maging updated po kayo sa mga programa na meron dito po sa Katipunan Channel. Pwede po pang politika, pang dagdag kaalaman, pang kalusugan, pang agrikultura at iba-iba pong mga topic na meron kami dito sa Katipunan Channel. Gayon din po huwag niyo pong kalimutan ang Once Lab Facebook page. So kung meron po kayong suggestion or recommendation or talakayan habang pwede po natin magbigyan ng panahon ito or meron po tayong pwedeng matalakay dito sa Once Lab, kami din po ay nag-aanyaya na bisitahin nyo po ang Once Lab Facebook page. So ipagpatuloy na po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ang pinamagatan ko po ang ating ako po ay naghanda ng sabihin natin napaka ikling PowerPoint presentation lang. Pinamagatan ko po itong transportation trends. So sabi ko nga po kanina dun sa ating introduction, ito po napaka-importante itong transportation kasi we keep on actually exchanging products, trading, and transporting people from anywhere in the world. So napaka-importante po itong bagay na to. So yung nakalagay po dito sa aking next slide, so development of industrial revolution. So makikita niyo po dito yung development industrial revolution. So way back pa po nung sabihin natin 1700s pa. So 1760 to 1900s. So tingnan natin yung scenario dati. So ang meron lang noon dati ay train. Ang mga products na sabihin natin na meron doon na dinidevelop sa industry na that time is textile and steel. So napaka-importante nung transportation na yon because yung train nagbibigay na paano mag-travel ang ating mga products ngayon sa mga tao. Madali natin sa iba't ibang lugar. So and then nag-progress, nagkaroon tayo ng second period. So pumasok nga yung tinatawag natin na internal combustion engine. So aside sa train, nagkaroon na tayo ng car. So may mga sasakyan na rin tayo at yung mga Ford. Kung saan nyo sa internet at yung mga lumang itsura pa ng mga sasakyan o mga vehicle or ng mga kotse. So makita niyo yan sa ating internet. Meron naman akong nilagay na link dito sa ating PowerPoint presentation. So kung gusto niyo pong i-search pa more on, hanapin niyo lang po yung development of industrial revolution. And then dun sa third period, meron tayong tinatawag na yung energy resources that time, yung nuclear energy and natural gases, pumasok ngayon yung automation. So aside sa train, car, napunta na ngayon tayo, meron na tayong mga planes or airplane. So, panghimpapawid na yung ating pag-travel, hindi lang just only for land. So, pumasok na rin yung plane. So, nakakapag-travel tayo ng mas maikling panahon, mas maikling oras kung gusto natin magpunta sa iba't ibang lugar. And then, right now, so these days, we have this the fourth revolution. So, aside dun, nandun naman yung mga, yung barko, yung train, yung kotse. And then pumasok nga yung tinatawag yung mga latest na ito. So kung pwede yung mga ultra-fast train. So yung mga ultra-fast train, meron na ito sa Japan, sa South Korea, sa even sa US. And then especially sa Japan or even sa China actually. Sa Japan, gumagamit sila ng maglev. So magnetic levitation. So yung magnetic levitation, nakaangat.
hindi katulad yung trend na nakikita natin, for example, yung release, yung gulong ng trend, nakapatong dun sa release ng trend. So, habang tumatakbo yun, napakaingay, narinig natin yung friction. So, yung mga maglev, magnetic levitation, nakaangat yan. So, may certain distance yan, for how many inches yan, nakaangat dun sa release na sinasabi. So, ito yung mga magnetic levitation. Walang tulog yan, pero napakabilis. Ito yung mga ultra-fast trains. So, meron na sa iba't ibang bansa. Hopefully, in our country, dito sa Pilipinas, magkaroon din tayo ng ganitong senaryo. So, and then, meron din bago yung mga electric vehicle. So, hindi lang naman pag sinabi natin electric vehicle, yung mga kotse yan. So, may mga scooter na nga eh. Yung mga scooter dati, yung kailangan natin i-kick para umandar yung scooter. Ngayon, naka-battery na yon. So, those are electric type of vehicle. Even sa bisikleta. So, yung mga bicycle natin dati, so dipedal. So, kung medyo nahihirapan kayo for uphill, for example, nagbibisikleta kayo. So, may mga electric type na rin na mga bisikleta ngayon. So, ito yung mga bago sa technology natin regarding sa transportation trends. So, doon sa next ng scenario natin, ng transportation evolution, may tinatawag tayong principle and standards, no? So, yung principle and standards in transportation technology, so akala kasi natin, isa sa system and device that move move goods, ito nga yung mga products natin, and people from one place to another across throughout the, sabihin natin, land. So, pwede tayong gumamit dyan ng train, ng cars or trucks, then air, ito nga yung airplane, and then even chopper actually, meron tayo nito. And then may mga bago na nga ngayon, yung mga drone. So, later on, pag-uusapan natin yan. And then water, ito yung mga submarine, sa ship, yung mga ferry, for example, and then mga cruise, and then underwater or space. So, even actually sa space, meron na rin mga ganitong principle and standards ng transportation technologies. So, next natin. So, doon sa next na slides ko na nakalagay dito, yung trade-offs naman ng transportation. So, tingnan natin kasi halimbawa you own your own vehicle or your car or your truck or what particular vehicle you have. And then, meron ding mass transportation na owned by the government or any group, for example. So, tingnan natin yung trade-off dun sa ng dalawa, yung comparison. So, if you purchase your own car, definitely, kung personal mo yan, mas mahal. And then, while, for example, mass transportation, if that is owned by the government or any public entity, so yung company budget na tinatawag, so definitely, mas mura kumpara doon sa personal expenses natin. And then, yung speed of service, so definitely, pagkasarili mo yun, wala kang stop or walang patigil-tigil kung saan, wala kang pipick upin ng mga pasahero, for example. So, dire-diretso lang from one point to another kung saan ka lang mapupunta. While the trade-off for mass transportation, so definitely kung for training, for example, you keep on stopping in what particular station, tapos you have to wait kung get off or mag-load yung mga sasakyan, mga pasahero natin yung sasakyan, for example. So, yun yung isa sa mga trade-off ng mass transportation. While yung resources consumption, so yung, ayan nga, lalo na ngayon, ang mahal na ng gasolina, for example. So yung oil price hike, so ang hirap i-shoulder kung personal expenses mo, tapos isa ka lang na nakasakay sa kotse mo, for example. So mabigat for you to shoulder that particular amount or price ng gasoline, for example. While doon naman sa mass transportation, so definitely mas makakatipid ka ng fuel, yung fuel consumption natin. So, halimbawa, marami tayong sumakay, so hati-hati yun. Kaya nga, mas mura yung bayad sa bus, sa train, for example, kumpara, for example, kung magka-taxi ka, or sabihin natin magkakaroon ka ng mga private services. And then, yung service, so definitely for, especially ngayong pandemic, no, mas maganda, mayroon kang sarili mo talagang sasakyan. So, ito yung mga trade-off na sinasabi ko, tsaka yung comparison ng dalawa. Kung may sarili ka sasakyan, so ligtas ka, and then convenient for you, while for sabihin natin mass transportation talaga. So, ang daming tao, so sa siksikan, hindi mo alam kung sino yung may carrier ng virus. For example, mainit, tapos ang dami-dami talaga ng tao, yung security mo o yung safety mo, hindi ganun kaganda kung sa mass transportation yan. While doon naman sa sinasabi natin, effect to the environment. So definitely nga, kung isa ka lang talaga gumagamit ng sasakyan mo o may sarili kang kotse, yung air pollution effect. So, nakakadagdag ka talaga ng air pollution effect doon sa environment. While kung marami naman kayo, tapos nag-train ka, for example, o yung bus, so,
kumpara mo yung bus sa sasakyan for your own personal car, for example, yung emission. So definitely hindi nagkakalayo, pero ang dami-dami ng gumagamit ng mass transport, for example. So isa-isahin natin ngayon. So ikumpara lang natin yung different types ng transportation trends. So tingnan natin, unahin natin yung sa ship o yung sinasabi nating water transportation. So dito sa next slide ko, meron tayong water transportation. So, pag sinabi natin water transportation, so water had provided transportation route for centuries. So ayan, nag-start pa ngayon sa mga barge, so yung maliliit na ferry, mga bangka, for example. Lalo na yun sa Pilipinas, no, existing pa rin sa atin talaga yung maraming mga bangka o yung mga barge na sinatawag natin, yung mga mini ferry. So importante itong mga water transportation na to para makapag-transport tayo ng people, ng tao, number one. At the same time, yung mga products natin. So passenger ships, boats, transport people. So ngayon sa Pilipinas, meron tayong RORO na tinatawag, for example. So from Batangas, sabihin natin papunta ka ng iba't ibang parte, for example, Mindoro. So we are using, or mapunta tayo, for example, sa mga nearby island dun sa Batangas. So we are using actually this water transportation. And then cargo ships, hindi lang actually tao yung tinatransport natin if we use the water transportation. No? Meron tayong tinatawag na oil. So makakita nyo talaga yung may tinatawag na oil barge. So nakikarrier talaga to. So nagkaroon nga dati ng issue or nagkaroon ng sunog dun sa isang oil barge nearby sa Manila. So yung oil barge to nag-carrier ng mga oil o ng mga gasolina na tina-transfer natin yun sa isang lugar. So using this oil barge, and then grain, so mga bigas, mga trigo for example, or anumang klaseng grains na meron tayo, and then iron core. So yung iron core, ito yung ginagamit natin sa construction, no, inuhulma to sa mga steel column, for example, sa mga buildings. So yung ito yung mga iron core. And then automobiles, so magulat kayo. Yeah, we actually transport vehicles dun sa loob mismo ng ship. Kasi number one, ang ship kasi o yung mga barko, pag nag-transport tayo ng goods, do matagal. Matagal talaga kasi bumabaybay ka ng dagat eh. Tapos ang problema natin dito sa water transportation ay yung bagyo. Yung alon kasi, sumasabay yung alon sa hangin. So yung products din natin talaga pag nagta-transfer yung barko, for example, itong water transportation natin, mabagal kasi nga kung malakas ang alon, for example. And then, may mga sasakyan yan sa loob. So yung RORO nga, di ba? Halimbawa, nasa Manila tayo, nagpunta tayo ng Batangas, gusto nyo magpunta ng Mindoro, so sinasakay yung iba sa RORO, yung mga kotse nila. Ito naman yung mga automobiles na binibenta. So let's say galing yan sa ibang bansa, let's say, umorder ka ng cars, for example, sa Japan o sa Korea or sa nearby countries dito sa Pilipinas. So, binabarko yan. So, nakalagay sa loob ng isang container. So, ito yung mga container van na sinasabi natin na sa loob yan. Tapos, sinatransport yan ulit sa Pilipinas dadalhin. So, ganun yung mga scenario ng mga barko na to. Kaya, actually, normally, it takes more than 2 weeks. Saka, depende pa yun sa panahon. Depende sa bansa, for example. At the same time, yung pagkuha naman dito sa Pilipinas, so may mga custom na dinadaanan yan, mga certification, mga clearance. So, kaya medyo matagal naman talaga pagka sinabi natin water transportation. So marami pa tayong pwedeng isakay o idala dito sa water transportation, not just only people, no? So next natin. So the problem with water transportation, sabi ko nga, nagbigay na ako ng glimpse eh. Yung water transportation natin, though it is a cheaper way actually to transport goods. Though that time consumption is sabihin na rin not actually these days naman gumaganda naman na. Dati kasi nung mga panahon yung mga kababayan natin na OFW yung kapadala ng mga balikbayan boxes, so pinabarko yon, it takes actually more than 2 months or 3 months, so may mga ganun dati. Pero ngayon pa nagpadala ng mga balikbayan box, it just only takes less than a month. So wala pa isang buwan makakarating na yung depende yan kung maganda talaga yung panahon, kasi ang problema talaga ng mga barko na to yung delay ng transportation natin sa water pagka may bagyo talaga. So yung mga seasons na inaaboy, yun yung mga seasons na inaaboy talaga ng panag-transport tayo ng mga goods. So ship deliver most of the overseas cargo. So kasi nga mura kasi. Kung mapapansin nyo doon sa image na ginamit ko, no? So medyo delikado. Delikado naman talaga pagka sinabi natin water transportation. So may mga, nakapanood nga ako ng isang documentary sa BBC, no?
yung mga container yun, mga container na nakasakay doon sa bar, sa barko na yan. Sa ito yung mga container truck. So lumulubog yan. So napupunta talaga yung sa ilan ng dagat. Then na-recover ng mga driver, talaga mga kotse yung laman, mga products talaga in order mo abroad. So hindi talaga kasi naiiwasan, nagkakaroon talaga ng aksidente. What if kung lumubog talaga totally yung barko? So buo, yung buong cargo talaga kasama, napupunta yun sa ilan ng dagat. Doon may mga insurance naman. However, the important, for example, may mga kasama kasi talaga mga sabihin natin, yung mga products na hindi naman talaga pwedeng i-replace na, no? Halimbawa, pinadala mo talaga yung sa kotse mo na ginamit mo sa ibang bansa sa Pilipinas. So, ganun yung nangyayari na scenario. So, hindi natin iiwasan talaga ang problema or yung mga aksidente sa water transportation. But these days, alam naman natin na yung mga ganong scenario, yung ating system sa ganito, naiiwasan na may minimize na. So, yung checking na water transportation system mismo, tinitingnan talaga kung may problema and then bawal na yung overloading na sinasabi. At the same time, yung season, kasi inaaboy talaga natin yung season. Halimbawa, doon maganda yung season sa ibang bansa, sabihin natin hindi ganun maulan. For example, walang bagyo. Pag pinadala sa Pilipinas, for example, may bagyo. So, tinitingnan natin yung mga ganun scenario. So, from point to point, so, kailangan yung travel distance nun, ano yung madadaanan. So, dapat inaalam talaga. So, inaalam, maganda na yung ating sistema ngayon sa water transportation. No? So, next natin. So, aside sa water transportation, so, kinumpara para kuning mura pero matagal yung transport. Ito naman ay air transportation. So, yung gumagamit tayo ng eroplano na talaga. So, airplane is the most important part of air transportation these days. Kasi napakaganda na ng system natin ng air transportation because sabihin natin, nasa Pilipinas ka, no? Nagising ka sa Pilipinas, tanghali na sa ibang bansa ka. So, dun sa dinner mo, for example, nasa ibang bansa ka pa rin. So, nangyayari naman yung mga ganung scenario. So, I saw one YouTube video. So, magdi-dinner siya sa Pilipinas, no? And then, he got a call from Dubai for a particular show. Doon na siya nag-late dinner sa Dubai. Madaling araw na nga siya doon sa Dubai. So, may napakabilis na ng ganitong setup sa atin sa panahon natin ngayon. So, however, air is the most complex transportation system because so many planes are in the air at one time. So, akala natin, malawak yung kalawakan. So, may mga route kasi yan, same route na dinadaanan ng mga aeroplano. Kaya may tinatawag na air traffic. So, yung iba kasi hindi yung mga nata-travel na hindi aware sa mga ganong term na air traffic. So, minsan may delay talaga. So, bakit hindi nag-land yung airplane natin immediately dun sa ganong oras? So, bakit may delay na oras na sinasabi pa ng travel? So, halimbawa, may mga condition din na tinitingnan. So, number one, kung nag-heavy snowfall ba dun sa destination. So, may delay yon. Hindi ora-orada na pwede mag-land yung aeroplano kasi kung slippery yung mangyayari dun sa runway, so, they have to clear. So, may mga ganong cases na eh. Sa Canada, sa US, yung mga bansa na nag-heavy snowfall talaga. So, they have to clear first the runway. Kaya naka-steady pa sila doon. For example, either late sila alis doon sa destination, sa origin point nila bago doon sa destination, or sabihin natin, naka-standby sila, may certain air route. So, or yung pag-travel nila talagang kailangan ma-clear muna. So, nakakaroon talaga ng delay dito sa air transportation natin. So, akala talaga natin, napakalawak talaga ng kalawakan. Hindi naman lahat ng path doon sa kalawakan, edi pa pwedeng daanan. So, may mga distance, may mga inaaboy tayo na lugar, may mga air zone talaga. So, meron ding iniiwasan kasi may mga bundok. For example, hindi kayo aware, hindi natin napapansin. So, tinitingnan ng mga piloto yan. Talaga may mga certain route lang talaga. Nakakaroon talaga ng air traffic, kaya nakakaroon tayo ng delay. So, next natin, yung tinatawag na Airbus A380. So napakalaki na napakaganitong isa sa mga aviation system na meron tayo these days. So yung size niyon approximately 633 square meter of cabin area. And then meron siyang second floor pa or may upper deck na tinatawag kasi normally isang palapag lang yung nakikita natin sa aeroplano sa mga normal planes, no. May upper deck pa to na 300 square meters main deck has a main deck niya meron 333 square meters, no. It yung kanyang fuel tank, so
possible na magkaroon ng 10 fuel tanks o around 82,000 gallons of fuel. So napaka, ito yung Airbus A380. So ito yung ginagamit ng mga sa Emirates. So isa sa mga ano yan, isa sa mga gusto kong masakyan na matry. So hindi ko pa nakakarating sa Dubai, for example, o sa UAE. So itong gagamit ka, for example, ng Emirates. So may upper deck. So makikita niyo, may shower pa nga. Nakita ko yung BBC documentation ito. May shower pa nga ito. Meron pa siyang lounge. So may bar doon sa loob ng aeroplano na to. So pwede kang maglakad-lakad, pwede kang maligo, pwede kang humiga. So ganun yung meron dito sa Airbus Air 380. So tingnan niyo yung ano schematic diagram niya o yung pinaka-mapping ng Airbus 380. So nandito yung sa next slide ko. So makikita niyo yung capacity noon. So napakarami na pa pwede tayong ilagay. So yung mga layer o level nito, hindi siya katulad ng ordinary plane. So they maximize all the areas. Makikita niyo nga diyan yung may lower deck at saka may upper deck. So ganito ang scenario ng Airbus A380, no? So hopefully, matry natin yan. Then sa air transportation, hindi lang basta human ang sinasakay natin yung mga baggage natin. For example, may mga air transportation, cargo planes. So pag sinabi natin mga cargo planes, so may mga crew pa rin, may mga tao pa rin, pero very minimal, no? Ayun, nagkaroon nga ng pandemic, na minimize natin yung pag-travel ng mga tao. So yung iba, kinonvert yung mga aeroplano nila into air cargos. So yung mga air cargos yun, some planes carry only, sabihin natin, cargos. Ito yung mga documents, yung mga binili nyo online, for example, sa Amazon. So binili nyo, for example, sa ibang bansa or yung friend nyo may pinadala from other countries. But not just only carry as cargo as or ship or train, no? Hindi, kaso wala, limited lang yung weight kasi ang problema talaga natin sa plane. So kaya nga mahigpit sila sa pagka-travel, kailangan yung hand carry mo 7 kilos, for example. Yung check-in luggage mo may 20 to 23 kilograms, for example. So limited lang kasi hindi pa pwede talaga mabigat. Definitely bawal ang overweight sa plane. And then transporting goods by air is very expensive. Kaya nga pagka air cargo yung documents, for example EMS yan, express mail system ang gagamitin mo, magpadala ko ng document from Japan or from US tapos the Philippines, after 3 to 5 days marireceive na, meron pa nga parang 2 days lang marireceive nila agad kung walang problema doon sa custom or doon sa travel clearance, no? Immediately makukuha nila yun after a few days. However, yung price niya, kumpara mo dun sa ship o dun sa crane, yung pag nag-transfer ka ng mga ganitong documents or ng mga products, mahal talaga. So yung you have to shoulder. So ayun yung mga drawbacks. O ito yung mga kalakip, consequences ng mga, sabi, mabilis nga pero mahal naman. But yung system kasi ganoon naman talaga ang nangyayari. Usually lightweight items, so ito nga yung mga mails natin, documents, for example, small packages, even electronics products, lalo na mga electronic products, yung mga maliliit, for example, cellphone, yung mga camera na in order nyo online, or yung mga any electronic gadgets, pinapadala yan via air transportation. So aside dito sa mga air cargo, during the pandemic, dito sa next slide ko na nakalagay, si China, gumamit siya ng world biggest cargo plane during the pandemic. So you can check the article, nandoon naman sa baba ng slide ko. So the massive Antonov An-225 Mriya, ang size nito is 84 meter, yung weight naman nito ay 285,000 kilograms. So China joined the international convoy to transport medical supplies. So ito yung ginamit nila para makapag-share sila ng mga medical during the pandemic. So it happens last April 2020. So they transported 400 tons of medical supplies bought from China, including 7 million masks and several hundreds of thousand protective suits to Poland. So they have nagpadala sila sa Poland ng ganitong mga medical supplies during the pandemic. So ito yung Antonov An-225 Mriya. So next natin, aside doon sa plane, meron naman tayong mga mini air transport na ginagamit, yung chopper o yung helicopter. So aircraft with one or two rotors that allows to live straight up, it reach places
that's other types of transportation cannot use. For example, kasi ang plane, napakailaki niyan. So kung kailangan pa sa plane, normally may runway. Kasi nga, pag nag-landing yan, ganun din pag nag-depart, na lumipad yan, for example, kailangan talaga natin ng runway. However, kung sa chopper, kasi kahit maliit lang yung lugar, normally ginagamit to sa mga rescue and search operation. So yung mga bundok, malabundok yung lugar, wala talagang runway, so ginagamit natin yung normally ang helicopter. So ang helicopter used normally for pipeline or oil inspection on shore. So halimbawa may tatayong tower sa isang building, sa isang bundok for example. So napakataas ng bundok for example, tatayong tower doon. So yung pagka-transport ng mga pipes o sabihin natin ng mga steel columns for example, gagamitin sa tower for example, chopper ginagamit noon. Delivering parts to construction site. So, halimbawa sa mga highway, sa malalayo talagang highway or sabihin mga magtatayo tayo ng bridge. Kung sabihin natin isla, island to island, no? So isla to isla. So, kailangan natin na tawag ito, chopper ang ginagamit ng pagtatransport. And provides actual traffic scenes. So, halimbawa, normally pag gusto mo malaman yung traffic, real-time traffic. So, halimbawa, 7 o'clock to rush hour, for example. Nag-check yan. Actual dun sa mga highways natin. And then transport people to hospital. So ito nga, search and rescue for example. So nagkaroon ng aksidente sa isang lugar. So during their mountain climb for example. And then accident happens. So ginagamit natin to for immediate transportation ng people, for emergency especially. Ito yung mga helicopter o yung chopper natin. So next is meron tayong latest sa US, sa military nila, yung Raider X. So pakita lang natin. So yung Raider X, super fast, agile, and survivable compound, coaxial helicopter that will equip future aviators to address evolving peer and near-peer threats in the most difficult environment. So ginamit to actually sa US Army. So it is a future attack resonance aircraft prototype competition. So ginagamit ngayon nila. So yung Raider X. So hopefully magkaroon din tayo nito sa Philippines, especially kung may mga talaga importanteng kailangan natin matulungan, or lalo na ngayon sa Pilipinas kasi natural disaster talaga yearly, hindi lang isa, dalawa. So kailangan meron tayong mga ganitong equipment or sabihin natin air transport. So meron talaga dapat tayo nito. And then the latest is makita nyo, magulat kayo, yung drones. So drones are actually basically are flying robots, no? So yung bago ngayon natin sa air transportation, so hindi lang basta chopper. So pakita ko sa inyo yung drones. So yung drones natin, akala nyo laruan lang, yung iba ganun na talaga ang ideas, just only for toy. It is unmanned aerial vehicle, no? Used for transport goods called delivery drone. So these days, ginagamit na itong drone, hindi lang just only for toys, but also for delivering goods. May mga small packages from, sabihin natin, yung nearby area, so hindi mo na kailangan ng tao, especially ngayon during the pandemic, kailangan ng contact. So drone ang ginagamit nila to transport these goods. So aims to increase efficiency as well as accuracy, kasi nga, mabilis lang, you can actually minimize the problem with traffic. At the same time, napaka-lightweight. So yung problema mo for landing o yung terminal, for example, for this. So hindi na ganun kalaki ang magiging problema. Then the drones are controlled by software or remote with the help of the embedded system integrated with the GPS and other sensors. So ito yung ating latest ngayon sa drones. So the drones, actually the aircraft may be remotely controlled by autonomously through software control flight plans in their embedded system. These days, so marami ng mga nakikita ko na application ng drones, so ginagamit sa military, no? So, they use this for search and rescue, surveillance, traffic, even for traffic, kasi nga ang expenses natin for the chopper, sa helicopter, kasi dati, napakamahal. Weather monitoring and firefighting. So kung may mga problema, halimbawa yung sa mga especially sa mga ibang bansa, nagkakaroon talaga ng forest fire. So yung forest fire, kailangan ma-monitor yan immediately kasi isang maliit lang na fire mag-cause dun sa bundok, for example. Buong gubat or buong bundok mismo masusunog, no? So kung ma-monitor yan immediately, so kahit hindi na talaga chopper, kasi nga ang mahal na expenses natin sa chopper,
So kung meron talaga tayong drone, so immediately magagamit talaga natin yan sa yung mga drone system natin. Drone for delivery. At least from their location to customer is the main work done by delivery drones, which is for logistic devices. Using drone for delivering goods are mostly the same as using the airplanes or transporting cargo. So ang makikita lang makikita natin na maganda dito sa drone system natin na to, yung bilis, no? So using drones for delivering goods are most same. So speed, no congestion for traffic flow. So can fly using the GPS waypoints from one landing station to the next. So walang pilot na kailangan to travel to transport your goods for this type of vehicle, no? So ngayon, magulit kayo, for delivery link ba o for military purposes or for search and rescue? So magulit kayo, by 2025 magkakaroon ng drone taxi. So US, China, so some of the article actually, ang aim talaga nila by 2025, even South Korea. Itong aking nakita na isang link. So I posted actually this also, yung mga drone taxi sa page ng Once Lab, no? So sa US, sa China, sa South Korea, in some countries also. So meron na tinatawag na drone taxi. So it will be fully utilized by 2025. So magulat kayo by 2025. Hopefully sa atin din sa Pilipinas, no? Sa South Korea, South Korea demonstrate a system for controlling urban air mobility to vehicles. So yung UAM na tinatawag nila. So last Thursday, that is April, November actually, November to ng 2021. So last year lang. Serve as taxis between major airports and downtown Seoul as soon as 2025. So talagang target nila, earlier pa nga ng 2025, magkakaroon ng mga drone taxi. Siguro ang magiging issue lang dito, number one, is yung price. So how many people can ride the drone taxi? And then, wala akong nakikita bang ibang issue dito. Yun lang, siguro yung weather, no? What if kung too windy ang lugar? So kasi nga, lightweight pa rin ang drone. Tapos very minimal lang yung sasakay sa drone, so hindi ganoon karami, for example, ng pasahero. So the weather conditions should be also take to consider in using the drone taxi. At definitely nga yung price. So hopefully, kung sa Pilipinas, no, para ma-minimize natin yung traffic sa EDSA. So napakaganda ng drone taxi. Kasi nga yung chopper, yung helicopter, for example, napakamahal pa nung price. So definitely, it will become cheaper compared kung kagamitin tayo ng chopper. So magkaroon tayo ng drone taxi in future, no? So ibubuo nyo na lang, for example, you will be pick up from your house, nadaling ka sa isang lugar using the drone taxi. So hopefully in future, magkaroon tayo not just only in other countries, but also in the Philippines. Tingnan natin ngayon yung latest sa land transportation. So, tapos na tayo din sa ship, saka sa air, so land transportation. So, kanina, na-mention ko nga yung trade-off ng mass transport saka dun sa public, saka dun sa personal service natin, for example. So, personal transportation compared dun sa mass transportation. So, normally, we can avail our own cars, van, motorcycle, bicycle, e-scooter. Actually, yung iba pa pwede pang makabili ng personal bus nila, di ba? May personal plane pa nga. But normally, ito yung mga personal transportation na meron yung mga tao tayo. And then, mass transportation. So, we have the bus, the buses or trains. So, ito nga naman ay for land transportation. So, ang personal natin, it moves individual or small group of people, lalo nung may personal van ka, for example, from point A to point B. While the mass transportation move many people, no? Hindi lang just only small group of people, at one time and available to general public. And then, personal expenses, definitely, mahal yan. And then, you need to maintain your own vehicle, no? So, may mga hidden costs na sinasabi. So, kailangan mong i-maintain yung sasakyan mo. Ito yung mga personal expenses na kailangan natin i-render sa ating mga sasakyan. So, aside from yung comparison, no, sa mass transportation, so, company or government purchase, maintain their own vehicles. They can maintain on their own, on the budget allocated for the vehicles.
while sa personal control of their own schedule of usage. So, kung sasakyan naman natin yan, we can use it anytime. So kung mass transportation naman to, so operate on set schedule, no? So hindi po pwede na kailan mo. Kaya nga, for example, yung MRT natin o yung LRT, for example, may certain period of time lang, limited lang, hindi pa pwede na pang madaling araw, for example, or anong oras or late in the evening, for example. So may limited lang yung ating mga time for this mass transportation. So let's check. So we have sa land transportation, so we have the trains. So ang alam natin, ako ngayon na namulat lang din talaga ako dito sa mundo, ang naging aware ako is train. So yung train natin gumagamit ng mga relays yan na train. Pero tingnan natin yung mga latest, no? So din sa next slide, makikita nyo yung ating train scenario. So railroad companies earn most of their money transporting freight. So large heavy items are usually carried by train. So less than 1% of the intercity passenger in the US travel by train. So magulat kayo, no? So may train system sa ibang bansa, but they don't prefer to use the train. Recently nga, parang 2 nights ago, may nabasa ako na gumamit lang siya ng Amtrak. Ito kasi yung express train dun sa US. So very minimal lang talaga ng mga tao gumagamit sa US ng train services nila. Kasi they prefer to use their own cars, their own wheels. So hindi talaga sila matrain. So but in other countries, so magulat kayo dito sa next slide. So in other countries, mass transportation talaga nila yung train, no? So you can check the bbc.com website. I'll put up the link. Sa India yan, ano? Sa India. In other countries, trains carries up to 50% of the intercity passenger. So yun nga ang sinabi ng BBC. It is overcrowded. Actually, overcrowded talaga kung makikita nyo. So may tao sa labas, sa bubong, sa gilid, sa harap, sa yung buong system talaga ng train ay na-maximize, na-utilize talaga nila, no? So and then definitely kung maraming tao yan, yung cleanliness nun hindi na maintain, and then outdated na yung system. But ginagamit pa rin, especially sa India talaga. They still using this type of train na meron sila. So next natin, ito yung mga high speed train, no? So all electric. So travel at 125 to 200 miles per hour. So ito yung mga bullet train, so popular in Europe and Asia. So in 2000, ito yung Amtrak nga sa US. So they called it Amtrak or AMTK or AMTZ of Acela Express. Can travel from US to 9 cities in Canada. So possible yan na kung nasa US ka, magta-travel ka sa nearby cities sa US, for example, even if you go to Canada. So they can use Amtrak system sa US. So kung mapapansin nyo, dun sa slides ko nakalagay, how to get from Boston to Washington, D.C., no? So merong 4 choices. So you can use actually by plane. It costs you around 1 hour and 35 minutes. So ganun yung travel time mo na makukonsume mo if you go to Boston to Washington, D.C. While if you use the, sabihin natin, train, 6 hours and 49 minutes. So easy travel na yun for them. While for bus, so 9 hours, that is the cheapest ang gagamitin nila. So for car, for example, so 7 hours, 440 miles. So ito yung mga, yung distance. So you have your 4 options. So malayo-layo yun kung mapapansin nyo. So, but most people kasi sa US, they have their own wheels, they have their own cars. Bihirang-bihira gumagamit sila ng train. Actually, iba ba nga prefer talagang using yung air o yung magpe-plane sila. So air transport talaga ginagamit nila. Kasi ito ngayon pass, especially kung may a-attendan kang event, lalo na yung mga celebrity, for example, may mga a-attendan mga show, for example. So para mas mabilis talaga yung travel. Kaya nga sabi nila, yung sa US kasi, pag magta-travel ka, interstate or intercity na sinasabi, talagang normally magpe-plane yung iba. Kasi ito yung pinakamabilis na way nila to transport, to travel from one location to another. So next, tingnan natin yung maglev. So sinabi ko to kanina, yung magnetic levitation. So magnetic levitation or maglev, the train does not touch the track. So walang gulong to, so nakaanga talaga siya. So for example, ito yung
okay, nakaparang track, tapos eto yung train. So may certain distance yun, so nakaangat yun. So floats almost 1 inch above the track and provides very smooth and quiet and fast ride, more than 270 miles per hour yung distance, no? So expensive to build. Ito kasi normally naman kasi yung ating investment, no? And expensive to use. But titingnan niyo yung oras, kasi normally kasi ang binabayaran talaga ng tao yung, sabi nga nila, time is gold. Kasi panag yung oras kasi talaga, eh, kailangan talaga nilang ma-maintain yung oras to transfer or to transport, to travel. So gumagamit talaga yung ibang tao ng kahit mahal ng mga bullet train or magnetic levitation or magnetic maglev trains. By 2027, sa Japan, yung Chuo Shinkansen, itinigyan yung target, no? So ngayon, meron tayong scenario na 270 miles per hour. But in future, by 2027, pa nga, baka earlier pa nga eh, sa Japan, 606 kilometers per hour. So ganun ang makikita nyo na system na magkakaroon dito sa maglev, especially nga dito sa Japan. So hopefully in future, makita natin yung ganitong setup sa Pilipinas din. So ang problema lang kasi sa Philippines, number one, yung the agreement, although the agreement is there, yung sabihin natin kasi yung pagtanggap pa ng mga agreement between two countries, iba-iba kasi yung system nila sa government, iba rin yung system natin sa government dito. So hindi ganun ka-smooth sailing yung kung meron talaga tayong sabihin natin government to government agreement, no, from one country to another. So hindi ganun kadali ang setup na nangyayari talaga. Kaya may mga technology transfer, for example, from one country to other countries. So nagkakaroon talaga ng delay. So hindi pare-parehas tayo ng system na meron. So hopefully in future, magkaroon din tayo, ma-visual natin sa bansa natin na magkaroon talaga nitong maglev, no? So itong magnetic train. So next natin, aside sa maglev, so meron tayong tinatawag na trucks. So trucks actually transport much of country's freight and go to can directly from travel goods from one location to another, not very aerodynamic. Kasi sinabi natin kasi aerodynamics, kasi yung truck normally kasi bulky yan, tapos nagka-travel yan from one area to another, yung inaagas kasi niya yung airflow, eh. So kaya yung mga design ngayon ng mga trucks, kailangan merong ano na siya, aerodynamic, para yung tagal o yung movement kasi ng truck. So hindi ganun na katagal na ginagawa. Consume a lot of fuel. Our latest truck with aerodynamic design help save fuel and reduce air resistance. Kasi nga, sinasalubong talaga kasi nga, bulky yan pa nag-travel kung sa highway, for example. Kaya yung mga design ngayon, kung makikita nyo, may contour yung pinaka, sabihin natin, bubong. Nung, kung makikita nyo dito sa slide natin, yung bubong mismo ng parang truck, may design siya, naka-curve. So may contour yun. Makita nyo, those are wind deflectors para aerodynamic yung ating system for the trucks. So aside sa trucks, may tinatawag tayong mga e-scooter, no? So baka nakikita nyo na dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, dito sa next slide natin, yung tinatawag na e-scooter, so that is electric scooter. So yung e-scooter, hindi siya kick scooter, kasi yung kick scooter yun naman talaga dati. So we have to kick para umandar. Ito kasi, sakay ka na lang, i-on mo, so rechargeable yung battery nito. So we can travel. However, in some countries, no, so kailangan paggagamit daw ng e-scooter, merong driver's license. So I'm not sure sa system sa Philippines, how can we manage the e-scooter? Kasi unti-unti na rin itong naglalabasan. marami na kayo nakikita na gumagamit ito. Kasi number one, yung even nung pandemic nga, ano, nag-deliver sila ng mga goods, no? Dahil wala ng mga sasakyan. So they use the scooter or yung mga e-scooter to transfer or to transport their goods. Ito yung ginagamit nila. So battery rechargeable ito. Ang nakikita ko lang dito yung safety ng tao nagagamit, no? So dapat ano siya, with safety gear, so meron dapat yung knee pad,
even dun sa elbow, sa shoulder, for example, even especially the hard hat is very important. But I hope that the government, the Philippine government, actually should check actually how they will manage or maintain the system for the e-scooter, kasi kailangan may lane din talaga sila. Same with the bicycle, for example. Definitely, yung safety kasi talaga nang gagamit. Kasi naglalabasan na talaga to. Hindi lang siya, sabihin natin yung mga electric bicycle, for example. The scooter is very flexible kasi, very portable. So, napopold yung iba dyan, napopold eh. You can actually charge that at home. You can carry it anywhere. Pwede mo isakay sa train, for example. So, may coach ka, for example. So, yung flexibility nun, tsaka yung portability nun. But also, the user should actually, kailangan bigyan natin ng safety. So, hopefully, the government will actually allocate the idea, how can we manage this e-scooter. Kasi in future, kasi the technology is keep on rising. We cannot avoid that. The technology is keep on rising. Talagang, ang bilis na ng technology natin, nagbabago talaga. At umuusad talaga ang technology natin. So, makita talaga natin ito. Mamanage natin. Then, aside sa e-scooter, may tinatawag tayong electric vehicles, no? So, yung electric vehicles, ito yung aims to reduce particulate matters and smoke. So, para ma-minimize natin yung issue sa mga pollution, gumagamit tayo ng electric vehicles in order to prepare eco-friendly public transportation system. So, zero emission, tawag dito, zero emission of pollutants or greenhouse effect. It proves it more advanced, eco-friendly and means of transportation. However, pakita ko sa inyo itong scenario ng statistics. So, electric cars but no charger. So, yung ibang countries, so for example, South Korea, meron silang 2 electric vehicles, may isang charger. So, napakaganda ng ganung system. Then, sa Mexico, meron silang 3 electric vehicles, tapos may isang charger. However, dun sa ibang bansa, for example, New Zealand, so nagkakaroon ng issue. So, 52 ang kanilang electric car vehicles, for example. But the charger, so check niyo yung statistics ng isatista. So makita niyo tong binigay nila na system. However, yung nakalagay dito, iisa lang yung charger ng system nila sa electric vehicles. Then aside sa electric vehicles, meron tayong tinatawag na ADAS. So the ADAS or Advanced Driver Assistance System. So yung ADAS, ito yung mga, sabihin natin yung ginagamit na talagang Intelligent Vehicle System. So the primary objective of ADAS is to increase car safety and generally road safety. So before we proceed dito sa ADAS, I would like to invite you again for the Lab of One. So please listen to One's Lab every Tuesday po tuwing 11 a.m. bago po kayo mananghalian. At gayon din po, please visit our page, Facebook page po ng Katipunan Channel. So para updated po kayo sa mga programa na meron po tayo dito sa One's Lab, sa Katipunan Channel. So marami po kayong matututunan, marami po kayong pwedeng panoorin doon. So pwede pong pang politics, pang dagdag kaalaman, pang agriculture, so pang kalusugan. So marami po kayong pwedeng panood sa Katipunan Channel. So i-browse nyo lang po ang yung Facebook. So hanapin nyo po ang Facebook page ng Katipunan Channel at gayon din po ang YouTube page nila. So meron po kaming Facebook page ng Katipunan Channel. So makikita nyo mga uploaded videos po namin doon. At gayon din po ang One's Lab. So for the Lab of One, so yun po yung ginamit namin sa Facebook page. So One's Lab po, hanapin nyo lang po yun. Kung meron po kayong gustong i-suggest, kasi natin dito sa One's Lab, kami po ay open at maghahanap po tayo ng pwede natin i-guess. At gayon din po ang ating mga topics dito sa One's Lab, pandagdag talaga kaalaman para kay Juan de la Cruz. So tuwing Martes po yan, bago po kayong mananghalian, alas 11 po ng umaga sa Katipunan Channel po. So ipagpatuloy po natin ang ating talakayan, kasi magtatapos na rin tayo dito sa intelligent vehicles, no? So ipakita ko ulit yung ADAS, no? So yung ADAS kasi yun naman talaga ang target, no? Yung safety ng user, especially the car, kaya nga sa sasakyan talaga siya naka-focus. So it helps the driver in driving process and a more safe and relaxed driving. So the collision avoidance is a key development. So kailangan maiwasan talaga yung pagka-crash ng sasakyan ng tow vehicles, for example, dalawang kotse, so yung target talaga. And use radar and camera sensor fusion for emergency braking. So para kung
makakamit talaga ng accident. So may immediate brake, no? So ito yung meron doon sa ADAS system. So sa ADAS system natin, makikita nyo ano yung mga components na meron doon. So yung sasakyan, nakikita nyo dito sa slide, yung sasakyan talaga na meron dito sa ADAS, doon sa next slide na nakalagay natin, it composed of actually several, i-click lang natin yung next slide. So, makita, it composed of several sensors. So, meron siyang sensor sa harap, sa likod, sa gilid. May camera yan para, so ito yung mga application na pwede siya gamitin for park assistance. So gusto niyo magpa-park, hindi niyo na kailangan tumawag pa ng tao para mag-assist sa inyo sa likod. So may camera na i-open, makikita niyo kung babangga kayo sa likod. Then meron din sa harap, so adaptive cruise control. So for emergency brake, so yung mga sensor niya is actually napakaraming sensor na naka-allocate dito sa ADAS system. The price is very expensive kasi ang target naman talaga is safetyness nung tao, no, yung gagamit o yung pasahero o yung driver, for example. So it composed of long range radar, so meron siyang lidar, may cameras, actually multiple cameras yan, so may short and medium range radar and ultrasound. So ganun kadami ang naka-allocate na components o yung sabihin natin sensors and cameras dito sa ADAS system natin. Sabihin nyo baka yung magtaka kayo yung price, kasi normally kasi yung price hindi na pinag-uusapan kung ang target naman talaga yung safetyness ng tao. But it keeps on developing. Hopefully in future, hindi na ganun kataas. So for example, itong ADAS, meron siyang short range radar, no, or SRR. So dito sa slide natin, makikita nyo, ang system nitong itong kay ADAS, for example, so hindi ganun, ano tawag dito? Meron siyang 79 gigahertz wide band, compact size and light weight. So hindi siya ganun kalaki naman kumpara sa mga inaakala niya ng mga anong system na meron doon. So aside sa SSR, as sa SRR, meron tayong next na dito sa next slide natin, yung tinatawag natin na, so yung SRR detection, so maximum detection range niya is 80 meters. And then yung point of view angle noon is 150 degrees. So kung coverage niyan, makikita niya yung laki ng pwede niyang mabasa, yung sinasabi natin, yung view noon, yung panel of yung angle, for example, ng ating camera. So makikita niya talaga dito is 150 degrees. So yun yung target. And then aside sa SRR, meron tayong mid-range radar. So ang system naman ito is 77 gigahertz. So compact size and lightweight print. So excellent detection performance. So tingnan natin yung meron dito sa MRR. So sa MRR naman, makikita nyo yung kanyang detection range nun. So 90 degrees, so yung wide angle view, for example, ng makikita nyo, wide angle view nun. And then yung focal angle naman nun, yung view, yung pinakamaliit lang is 8 degrees, for example. And while the detection range, so makikita nyo yung detection range nun, so 40 meters to 170 meters. No? So napakaganda ng system na pwede nyo makita dito sa ADAS. So napakalaki ng improvement for the safetyness or security ng taong nagagamit. So makikita, immediately magkakaroon talaga ng detection kung magkakaroon ng collision or may mababangga ka, meron ka, for example, masasagasaan. So mababasa agad-agad yan. So yung camera sensors naman, pakita natin dito sa ADAS, kasi ang ADAS kasi, it has multiple sensor camera. So meron siyang multiple function camera. So surround view monitor camera. So kung mapapansin nyo dito sa image na nilagay ko, so yung sasakyan nasa gitna, so ang camera range no, napakadami. So dun sa harap, for example, may focal view yan. Meron din sa likod, but even dun sa gilid. So it covers actually 360 degree angle talaga para yung buong nakapaligid doon sa sasakyan mabigyan talaga ng detection. Mapansin natin anong mababangga doon, anong meron doon. So mapapansin immediately dito sa ating camera sensors doon sa ADAS. So next natin is yung ultrasonic sensor. So it has a long and short range. So kung mapapansin niyo dito sa image natin kung anong meron tayo dito sa ultrasonic sensor. Kasi ang application talaga yan is ma-detect immediately natin lahat. So doon sa ultrasonic sensor, yung latest na meron ito, yung Hyundai Mobis.
So yung demo base dito sa next slide, kung mapapansin nyo, ano, parang wala ka ng ligtas, no? Kung umaandar halimbawa, wala ka ng ligtas kung meron kang gagawing masama doon sa sasakyan. So ma-detect niya agad. So from far or long range, immediately yung coverage na 360 angle natin, for example, dito sa Hyundai Mobis, lahat yan makikita natin dito. So kasi ito naman talaga ang target nun, dito sa ng mga ADAS system. In some cars meron din yan, pero ito yung pinaka one of the latest actually. So next natin yung sa pinaka bago tayo magtapos sa last slide. So kasi ang ADAS kasi ang target naman is highway driving assistant features. Pag sinabi nating highway assistant driver assistant features, para habang nandoon kayo on hand na nasa actual ka mismo na scenario. So yung lane departure warning, so halimbawa kasi normally sa highway may mga lane yan, kung pupunta ka sa kanan or mag-exit ka sa kanan, for example, dadiretso ka dapat nasa gitna ka, or kung mabilis ka dapat nasa kaliwa ka. So magkakaroon ng lane detection. So meron siyang DW. So ganun meron dito sa ADAS. And then lane keep assist system. So kung dapat nakafocus ka lang dun sa lane mo, so ina-assist, may detection yan. So malalaman. So it will send you warning or notifications. So kailangan ma-maintain mo yung route mo o yung lane mo lang talaga dapat. So autonomous emergency brake. So kasi normally dapat pagka maiwasan talaga ang brake. So malayo pa lang, kaya nga nakalagay doon may mga certain distance ako na binigyan. Dapat for example, few meters pa lang, ma-detect na kung may tatawid or halimbawa may tendency na magkakaroon talaga ng accident. So magkakaroon talaga ng detect. Kung walang ADAS yung sasakyan natin, parang ano lang few inches lang o few meters away, talaga kasi ang bilis lang talaga magkakaroon talaga ng accident impact. So yun yung target talaga ni ADAS. Malayo pa lang, so magkakaroon talaga ng collision, emergency brake. And then smart cruise control. Pumasok na kasi yung mga driverless car, no? So, yun naman talaga din si ADAS. So, pwede na umandar yan, halimbawa, na walang driver. So, may mga ito na nga si Tesla, pumasok, yung maraming mga driverless car. Sa US, ito kasi smart cruise control na yan. Pwede mo na kasi sabihin kung saan ka pupunta. Yung detection nun, alam na kung saan ka bababa. So, kasi nga, equipped na ito ng ADAS, ng system na meron dun sa ADAS. So, safe, secure ka. But marami pa rin notion yung mga tao na parang they don't want to use the ADAS system o yung mga sabi na driverless car kasi natatakot pa rin sila na gamitin ito. Baka kung saan sila dalhin, baka daw hindi tumigil, hindi magkaroon ng brake. But marami na din gumamit talaga ng mga driverless car. May nagtanong kasi sa akin, what if we have this system in the Philippines? Siguro yung urban management muna sa Philippines, yung scenario ng kalsada muna natin siguro, kailangan maging maayos, no? Kasi yung pedestrian crossing, yung stoplight natin. Kasi totoo lang, sa Manila, kasi nakikita ko yung, nagkakaroon ako ng personal survey. So parang yung stoplight kasi natin, after few meters, stoplight ulit. After few meters, stoplight ulit. Sa ibang mansa kasi, malalayo yung distance pa rin ng stoplight nila. And then, pag sinabi kasing pedestrian crossing talaga, they use actually, for example, overpass, may mga underground tunnel yung iba. Pag sinabi talagang stop talaga, pag sinabi sing go talaga. Yung iba kasi naglumalampas dun sa crossing ng mga tao, yung mga sasakyan. So dapat i-maintain talaga natin yung discipline, yung urban planning, kasi yun yung problema sa Philippines. And then, kung gagamitin natin ito, ang system ng ADAS, for example, sa Philippines, yung applicable ba, kasi pag sinabi natin kasing ADAS, yung Internet of Things, so yung smart city. So babalik tayo doon. Yung bang ating system for the urban planning, yung mga scenario ba natin ng smart city, may mga Internet of Things na ba talaga? Capable na ba to? Kasi ito yung mga magbabato ng mga information, for example, dun sa ADAS system natin. So dapat, sa urban planning, sa smart city scenario, hopefully ma-manage pa rin natin ito. Makita natin yung ganitong scenario. So who knows in the Philippines, no? Baka maging ganito ang setup natin. So dito po tayo muna magtatapos ng ating talakayan. So kakaroon po tayo ng iba pang topics dito sa One's Lab. So for the love of one, listens to One's Lab.
kami po ay nagpapasalamat sa ating station technician si Sir Ver Archidido na lagi pong umaasi sa atin sa programa natin dito, at gayon din po ang ating station manager si Ma'am Cathy Cruz at ang chairman po ng Katipunan Channel si Professor Butch Valdez. So kami po ay nagpapasalamat dito po sa Katipunan Channel at sa Once Lab sa pakikinig niyo po at sa pagpapatuloy po sa amin sa inyong tahanan tuwing Martes alas 11 po ng umaga. Ako pong muli si Ronnie o Sir Pawan, nagpapasalamat mula po sa Once Lab. Thank you so much po, at kita-kita po tayong muli next week po.